What's up mga paunlad? Nagtataka ba kayo kung bakit may mga negosyo na napapasara o nasisita kahit meron kayo nung tinatawag ng iba na DTI permit? Ng mga negosyo dito sa Pilipinas is under the category of micro enterprises or micro businesses. 891,000 mahigit yan. So pumapangalawa na lang dito yung small businesses. Karamihan sa mga yan, nag-ooperate sila ng business nila by just having this what they call DTI permit. Ang tanong, tama ba na yun lang ang hawak natin? O kung kayo ay nagbabalak na magsimula ng negosyo at nais nyong i-operate ang negosyo nyo ng legal, panoorin nyo to para hindi kayo magka-problema in the future. Kung bago ka lang sa channel na to, ako nga pala si Sir Jots at gumagawa ako ng mga videos related sa pagpapaunlad sa sarili. So panoorin mo hanggang dulo dahil meron akong regalo para sa inyo. Okay, una, ang DTI, Certificate of Business Name Registration, ay hindi business permit o kumakatawan sa kahit anong permit para ka mag-operate ng negosyo. Iba ito sa Business Permit to Operate, Certificate. Dito kasi nagkakaroon ng kalituhan eh. Yung iba na nagsisimula ng negosyo, nag-a-apply sila ng business name registration, tapos nag-ooperate sila as if yung hawak nilang dokumento ng DTI na yon is already enough para matawag silang legal. Either ginagawa nila to intentionally or unintentionally. Yung iba kasi talagang hindi lang nila alam na hindi naman talaga siya considered as permit. So ano ba ang DTI registration? Pinoprotektahan lang niya yung business name mo na hindi na magamit ng iba just in case na in the future may gustong magpa-register with your same business name. So hindi niya na pwedeng magamit yun kasi nga nakaregister ka sa DTI. Although ang DTI certificate kailangan to kapag nag-apply ka ng permit to operate. Saan ba kinukuha ang business permit to operate? Yan ay makukuha mo sa mga munisipyo o sa mga city hall ng respective na lugar kung saan ka magtatayo ng business. So huwag tayo malito sa mga bagong nagnenegosyo. Ingat kayo kasi hindi talaga business permit ang DTI registration. Although, pagpapakita yan sa mga tao na seryoso kayo dahil nagsisimula kayong mag-apply ng mga tamang dokumento. Pangalawa, magkaiba ang business name sa brand name. Okay, madalas na tanong sa akin yan eh. Sir Jones, ano ba yung business name? Yun din ba yung brand name? Hindi. Magkaiba yon. Sabihin na natin halimbawa is Jollibee. Ang business name ng Jollibee is Jollibee Food Corporation. Pero ang brand name niya is Jollibee. Yung business name, yun yung pangalan ng ginagawa mong negosyo. Pero yung brand name, yun yung pangalan ng produkto mo or yun yung pangalan ng serbisyo mo kung saan gusto mong makilala ka ng mga tao. Ngayon, ang business name, yan ang pinaparehistro natin sa DTI. Pero ang brand name, not necessary kailangan mo siyang ipa-register. Ako, ang suggestion ko, kapag nagsisimula ka pa lang sa negosyo, huwag mo munang iparehistro kasi di hamak na mas mahal ang pagpaparehistro ng brand name kesa sa business name. Ngayon, tatanungin nyo ako, Sir Jones, saan pinaparehistro ang brand name? Sa IPO, Intellectual Property Office. Para maproteksyonan nyo kung saan kayo nakilala, which is your brand name. Nasa description yung link ng IPO kung gusto nyo i-check at kung gusto nyo talagang iparehistro, even your brand name. Okay, pangatlo, sa pagpaparehistro ng business name sa DTI, meron tayong mga tinatawag na mga territory. Okay, mapa-online o mapa-personal, pumunta kayo sa office, hihingan kayo kung anong gusto nyong territory. Ano ba yung territory? Meron tayong apat na territory. Barangay, city or municipality, regional, at meron din tayong national. Magkakaiba ang presyo niya ng pagpaparehistro. Ang barangay is 200, ang city and municipality is 500, ang regional is 1,000, ang national is 2,000. Pinag-iba niya, Sir Jos. Okay, ganito lang yan. Kapag ang business name is pinaregister nyo within that scope of territory, for example, sabihin na natin barangay. Okay, ibig sabihin, dun sa barangay na yon, dun mag-ooperate yung business nyo. Kung sakali man na yung address mo ilipat mo sa labas ng barangay na yon, kailangan mo ulit kumuha ng panibagong DTI business name registration. Kasi ang scope lang ng registration mo, ng business name registration nyo is within
that barangay. Hindi ibig sabihin na nandoon lang kayo sa territory na yon, nakaregister yung business ninyo. Ibig sabihin no, na doon lang kayo pwedeng mag-conduct ng negosyo or doon lang kayo pwedeng mag-transact. Hindi. Pwede kayong makipag-transact kahit saan parte ng Pilipinas o kahit saan parte ng mundo. Hindi ganun yon mga paunlad, ha? Pang-apat, penalties. Okay? So, may mga penalty rin po ang DTI. Meron silang tinatawag na mga grace period. So, meron silang regular filing which is 90 days after the expiration of your certificate. Wala pang penalty yun. Pero after that, binibigyan ka ulit ng 90 days na late filing para makapag-renew ng iyong certificate. Within that 90 days, yun, meron ka ng 50% penalty dun. Hindi ka pa rin nakapag-renew after that. What? 180 days na yung lumipas, hindi ka pa rin nakapag-renew. So automatically yung system ng DTI, ika-cancel na yung certificate mo and i-open na yung business name mo para sa iba. Pwede nang magamit ng iba yan. Pupunta na tayo sa panglima. Itong panglima na to, parang more on tips, ang maliit na tip para sa mga bagong nagpaparehistro sa DTI. Kung nagtataka kayo pag nagparehistro kayo, wala na yung general merchandise. Kasi karamihan ang gumagamit ng general merchandise, mga tindahan, mga sari-sari store. So makinig kayo, mga sari-sari store, ha. Dati kasi meron yan, general merchandise. Ngayon, wala na po. According dun sa nakausap ko sa DTI, inalis na nila yung general merchandise na term. Ang ginamit na nila is consumer goods trading. So wala na yung general merchandise. X na yon. Paunlad, dahil nag-stay ka sa video na to, sabi ko kanina meron akong trick para sa inyo. Kasama ang Good One Apparel, pamimigay tayo ng t-shirt sa isang maswerteng subscriber ng Sir Jot's Personal Growth Channel. So subscribe na and comment down below to confirm. Huwag nyo rin kalimutan i-like ang video na to. Okay, pang-anim, walang limit sa dami ng business name na pwedeng iparehistro ng isang tao sa DTI. Pero ha, hindi pwedeng magparehistro ang isang tao sa same territory ng same business nature at the same business name. Siyempre nga naman, bakit ka pa magpaparehistro sa isang territory ng parehong business name at ng parehong business nature? Ano ngayon na mga pwede? Natural, pwede different business name at different business nature. Pero kung gusto mo talaga magparehistro ng same business nature, pwede within the same territory, same business nature, but different business name or yung dominant name ng business. Okay, last, pang-pito. Pang-pito. Ito, marami rin nagtatanong sa akin ito eh. Simula kasi nung nagkaroon ng pandemic, maraming nagpa-online register sa DTI. Ngayon, ang tanong, yung bang nadadownload natin na certificate na merong QR code is the same ang visa doon sa ibinibigay mismo kapag personal ka nag-apply. Kasi yung personal kang nag-apply, ang bibigay sa yung certificate doon is with dry seal. Okay, ang sagot dyan is yes. Same lang po yun. The validity is the same. So kapag yun ang dala mo, nagpa-print ka nun, tapos ipinakita mo sa munisipyo or sa city hall kung saan ka kukuha ng permit to operate, tatanggapin yun. So ayan mga paunlad, I hope nagkaroon kayo ng kalinawan kung ano ba talaga at para saan ba talaga ang DTI Certificate of Business Name Registration. Ulit, hindi yan business permit. So kailangan pa rin nating kumuha ng business permit o ng business permit to operate sa kanya-kanya nating mga munisipyo kung saan mag-ooperate ang business natin. Kung meron kayong mga katanungan, leave a comment and we will try to answer that as best as we can. Pero bago yan, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, ilagay niyo yung notification bell button sa all and hit that like button kung sa tingin niyo ay naging useful para sa inyo ang video na to. Thank you for watching and see you sa next video mga paunlad!